Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng gabi ng buwang ito ng Hunyo. Tunay po na napakabilis ng panahon. Ano po? Pero salamat sa Panginoon sapagkat patuloy na tinuturuan niya po tayo kung paano tayo makikipag-usap sa Kanya. Yan po ang ating pinag-uusapan nitong mga nagdaang mga Miyerkules. Ano po? Mga panalangin ng mga kalalakihan dito po sa Biblia. At ito po ay nasulat upang bigyan din po tayo ng gabay, no po, sapagkat yung mga naranasan po nila at mga dahilan kung bakit sila tumawag sa Panginoon at sa lahat ng sagot ng Panginoon sa kanila ay nararanasan din po natin ngayon. Kaya ito pong ating pag-aaral nito ay magsisilbing gabay po natin sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Nawa sa atin pong patuloy na pag-aaral nito ay mas lalong maging matamis ang atin pong pakikipag-usap sa atin pong Panginoon. By the way, ngayon pong Sunday, July 2, ay wala po muna tayong worship service sa satellite. Ito po, sapagkat ngayon pong July 1, ngayong Sabado, ay atin pong ipagdiriwang ang 40th anniversary ng Mindoro Ministry. So lahat po ng mga ministries ay pupunta sa Calapan para ipagdiwang ito po, ang katapatan ng Panginoon sa gawain po sa Mindoro, na kung saan tayo po ay kasama. Kaya nawa, magkita-kita po tayo doon at sama-sama po natin nasaksihan, sama-sama po nating pasalamatan at purihin ang atin pong Panginoon. Okay po? So, ngayon pong gabi, buksan po natin ang ating mga Bibles sa Genesis chapter 32 verses 9 to 12. Genesis chapter 32 verses 9 to 12. Ang sabi po dito, "Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, O Lord, who said to me, Go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two groups. Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children. But you have said, I will surely make you prosper and will make your descendants like the sand of the sea, which cannot be counted." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon po ulit na inyong ipinagkaloob sa amin para magkasama-sama upang ikaw ay purihin, pag-aralan yung salita at magpanalanginan. Ang aking pong panalangin ngayon pong gabing ito ay buksan mong muli ang puso't isipan namin, tanggalin mo lahat ng mga disturbances sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Dalain ko po na mas lalo pang lumalim ang aming pagkaalam at mas lalo pang humaba ang oras namin ng pakikipag-usap sa inyo pagkatapos namin pag-aralan ang inyo po Panginoong salita ngayon gabing ito. Sapagkat lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo pong mga tao ay may iba-ibang paraan kung paano po natin ma-overcome or ma-manage ang atin pong takot, no? At pagkabalisa, no? Our fear and anxiety, no po? At base po sa mga nabasa ko po ng mga articles na sinulat ng mga experts, no? On how to manage, how to overcome fear and anxiety, ay may sasummarize po natin ito sa anim. No po? According po sa real life counseling, meron daw pong anim na paraan para ito po ay ating malampasan. Ang una, learn more about your fear. No? Alamin mo kung ano ba ang iyong kinakatakot. No? Pangalawa, use your imagination in positive ways. No? Or sa madaling salita, ay mag-isip ka ng positibo, no, sa halip na negatibo. No, yung masamang iniisip mo ngayon, palitan mo ng maganda. Okay? And then number three, use your brain in a different way than usual. Okay? And then number four, focus on your breathing. So, kasama rin po pala ang ating paghinga or paraan ng ating paghinga, no, para ma-overcome natin ang ating takot at pagkabalisa. Number five, practice mindfulness. No, so pareho po ito ng number one. No, isipin natin ano ba ang ating kinakatakot at bakit tayo natatakot.
And then number six, use nature as your therapist. Okay, so bukod daw sa iyo pagkonsulta sa mga doktor, no, para ma-manage mo, ma-overcome mo yung iyong fear and anxiety, ay gamitin mo daw ang nature. No, yung ibang mga tao pupunta sila sa bundok, no, yung iba pupunta sila sa dagat, no, para ma-refresh, ma-relax ang kanilang mga isipan. So, bakit ba kailangan natin itong i-manage, no? At ngayong gabi, naniniwala ako, no po, na tayong lahat ay mayroong kinakatakutan at mayroong kinakabalisahan. Ayon po sa dictionary, fear is the emotion we experience when we see a threat for our physical well-being and emotional well-being. So, ang takot daw po ay ito'y pakiramdam, no, na nararamdaman natin pagka nakakakita po tayo ng panganib, no po, sa atin pong physical na kalusugan at ating emotional na kalusugan, no? For example, no, pagka tayo nakakita ng ahas o kaya matapang na aso, no, lalo na yung mga walang turok na aso, ano po ang nararamdaman natin? Di ba natatakot tayo, no? Kinikilabutan tayo, no? Yun daw po ang takot. Ano naman daw po ang anxiety o pagkabalisa? Sabi dito, anxiety, you feel afraid all the time, overreact or respond to triggers that don't actually pose a threat. Okay, so ang pagkabalisa daw po, lagi kang takot at kinakatukutan mo yung mga bagay na hindi pa nangyayari, yung naiisip mo pa lang, no? Katulad ng isang kwento, no? Hindi makalampas yung isang bata doon sa lugar na kanyang dadaanan sapagkat meron siyang nakitang aso, no? At ang sabi ng kanyang kasama, bakit hindi ka makalampas? Kasi may aso, no? Eh ano ngayon kung may aso? Eh kasi baka ako kagatin, no? Pero hindi niya alam, yung aso pala ay nakatali. Hindi siya makakagat. So, ganun po ang epekto ng fear and anxiety sa atin, no? Napipigilan tayo. Hindi tayo makamove forward, no? Hindi tayo mag-improve, hindi tayo mag-grow pagka meron po tayo fear and anxiety sa atin pong buhay. Ano po? At whether we admit it or not, ano po, ito po ay nararanasan natin at ito ay ayaw natin. Di po ba? Ngunit kung mapapansin niyo po, itong mga paraan na binigay ng mga experts na ito, napansin ko po na ito ay kulang, no? Hindi ko alam kung ito ay inyo ring napansin, ano po? Pero magiging effective lamang po ito kung meron silang una na gagawin, no? Pero dahil po sa meron silang nalimutan, no, na napakahalaga na gawin muna bago itong number 1 to 6 na ito, ay hindi po magiging effective itong fear and anxiety management na ito. Kahit na ito po ay galing sa mga experts. Sapagkat yung unang step po na yon ay hindi lang nagmula, no po, sa expert, no, kundi ito ay nagmula sa lumikha sa bawat isa sa atin. Nanggaling ito sa nakakaalam kung ano ang nilalaman ng ating mga puso, ng ating mga isipan, nakakaalam ng ating mga tendencies, at nakakaalam kung paano natin masusolusyunan ang bawat problema na atin pong makakaharap. At ito pong number one step na ito na nakalimutan ng mga expert na ito at dapat huwag po nating malimutan ay tumawag sa Panginoon. Panalangin. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabing ito. Ano po? Paano natin ma-overcome ang atin pong fear and anxiety? Sapagkat yan po ang ginawa nitong Bible character na pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Siya po ay nanalangin nung nakaranas siya ng fear and anxiety. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, The Prayer of Jacob. The Prayer of Jacob. Ang panalangin ni Jacob. Okay, so last week ay pinag-aralan natin po yung panalangin ni Isaac, no po, na ang panalangin niya ay magkaanak sila ni Rebecca. At yun nga, tinugon ng Panginoon yung kanilang prayer. Nagkaroon sila ng anak na kambal, si Esau at saka si Jacob. Ngunit, ayon po sa prophecy, mas magiging dominant yung pangalawa kaysa dun sa una, no? Kumbaga, mas pagpapalain ng Panginoon yung pangalawa kaysa dun sa panganay, no?
no, sapagkat ang kultura nga noon hanggang ngayon, no, ang blessing ay nasa panganay na anak. Pero this time, no, nasa bunso. At yun nga po ang nangyari, no? Marahil yun lagi ang sinasabi ni Rebecca kay Jacob, sa iyo ibibigay ang pagpapala habang siya ay lumalaki. Kaya ang nangyari dito kay Jacob, no, niloko niya itong si Esau, sapagkat itong si Esau siya ay mangangaso, no, or siya ay hunter. Kumbaga siya ay laging nasa labas, nanghahunting ng mga hayop. Samantalang itong si Jacob, siya ay taong bahay. Okay? So, isang araw, itong si Esau ay dumating, no, galing sa panghunting at siya ay pagod na pagod. At itong si Jacob may niluto siyang napakasarap na pagkain. So, dahil sa gutom na gutom itong si Esau, sabi niya, pakainin mo nga ako. Pero itong si Jacob, siguro natanayin talaga sa utak niya yung sinasabi lagi ng kanyang nanay na ikaw ang bibigyan ng blessing, no, sa halip na si Esau. Kaya sinabi niya, sige, bibigyan kita nito, pero ibigay mo sa akin ang iyong birthright, no? Ibigay mo sa akin ang iyong pagiging panganay. At itong si Esau, hindi naman niya naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Jacob noon at hindi niya rin marahil alam kung ano ang mga privileges ng isang panganay dahil po siya gutom na gutom. Ang sabi niya, sige, wala naman ako mapapala kung pagdadamot ko yun sa'yo, no? At mamamatay naman ako sa gutom. Kaya yun ang nangyari. And then ang pinakamatindi na ginawa ni Jacob, no, para gawin yung birthright ni Esau, ayun nga po, nung malapit ang mamatay si Isaac, malabo na ang kanyang mata at kailangan na niyang i-transfer yung blessing, no, sa kanyang anak na si Esau, sapagkat si Esau ang panganay. Nung marinig ni Rebecca yun, no, kasi ang sabi ni Isaac kay Esau, manghunting ka ng hayop, no? Lutuin mo yun, no? Ibigay mo sa akin, no? Pakainin mo ko, then after that, I will transfer the blessing to you. No? I will pray for you. Nung marinig yun ni Rebecca, dali-dali niyang ipinagluto si Jacob. No? At dahil sa itong si Esau nga ay hunter, siya ay balbun. No? So, ginawa ni Rebecca, no? Nilagyan din, binalutan din si Jacob ng mabalahibo na balat ng hayop. No? At pinasuot yung damit ni Esau na marahil ay amoy pawis, no? Amoy hunter. Yun nga, para lokohin nila si Isaac na si Jacob ay si Esau. At yun nga ang nangyari, naloko nila si Isaac at ipinag-pray niya si Jacob, binigay ang blessing. At nung finally dumating na si Esau, na ipagluto niya si Isaac, dahil nga malabo ang mata ni Isaac, ay yun, na-realize nila na niloko sila ni Jacob. Kinuha ni Jacob ang blessing ni Esau. At nagmakaawa itong si Esau, no, na siya ay i-bless din, pero sabi ni Isaac, isang beses ko lang ibibigay yun. At yun niya, sinabi niya na magiging under ka ng iyong bunsong kapatid. So, since then, nagalit itong si Esau kay Jacob, at ang sabi niya sa Genesis 27:41, Esau held a grudge against Jacob because of the blessing his father has given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother, Jacob." So ito ang naging panata ni Esau, no? Malapit na mamatay ang aking ama, pagkatapos ng pagkamatay niya, ito ang ibig sabihin niya dito, no? Pagkatapos nito, papatayin ko si Jacob. At nung ito po ay marinig ni Rebecca, ang ginawa po niya, kinausap niya agad si Jacob at pinatakas niya, at ang sabi niya, pumunta ka dun sa lugar na pinanggalingan ko, no? Makitira ka muna dun sa iyong Uncle Laban, no? Dun ka muna habang mainit pa ang dugo sa iyo nitong iyong kapatid na si Esau, no? Saka ka nalang bumalik pagka okay na siya. Okay? Kasi kung mananatili ka, papatayin ka ng kapatid mo. At yun nga po ang ginawa ni Jacob. At pagdating niya po doon sa Padan Aram, no, sa Haran, yun po ay northern ng Israel, no po, makikita po natin yan sa mapa, nung ma-meet niya yung kanyang uncle, no po, doon naman niloko si Jacob ng kanyang uncle, no. Ang gusto ni Jacob na mapangasawa ay si Rachel, no, yung bunsong anak ng kanyang uncle, pero ang ibinigay sa kanya ay si Leah, no. At ang sabi ni Laban, no, para makuha mo si Rachel,
kailan magtrabaho ko ng 7 years sa akin. No? So, after 7 years, yun yan, niloko siya, si Lay ang binigay. So, sabi ni Lay, sige, para makuha mo talaga si Rachel, magtrabaho ko ulit ng 7 years. So, all in all, 14 years nagtrabaho si Jacob para mapangasawa niya lang si Rachel. At doon nga sila tumira ng matagal, no? At marami pang mga ginawang panluloko itong Uncle Laban niya kay Jacob, no? Lalo na sa kanyang mga sweldo sa pag-aalaga ng kanyang mga alagang hayop. At sa pananatili ni Jacob doon sa kanyang uncle, itong uncle niya ay umunlad, no? Kumbaga yumaman, no? Dahil kay Jacob. At finally, nung makita ng Panginoon, no, yung mga panlulokong ginagawa sa kanya ni Laban, ito po ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ang sabi po sa Genesis chapter 31 verse 3, "Then the Lord said to Jacob, go back to the land of your fathers and to your relatives and I will be with you." And then ang sabi pa sa verse 12 and 13, "And he said, look up and see that all the male goats mating with the flock are strict speckled or spotted, for I have seen all that Laban has been doing to you. I am the God of Bethel, where you anointed a pillar and where you made a vow to me. Now leave this land at once and go back to your native land." So after 20 years po ng pag-stay ni Jacob doon sa Padan Aram, ano po, sa lugar ng kanyang uncle, ay pinauwi na siya ng Panginoon. At marami pa rin nangyari bago siya nakauwi. Sapagkat ayaw ng kanyang uncle na umuwi siya. Kasi nga, pag umuwi si Jacob, baka maghirap ulit yung kanyang uncle. Kaya ginawa ni Jacob, tumaka sila. At hinabol sila ni Laban, pero yun nga, sila ay nagkaroon ng kasunduan, no, na maghiwalay sila ng maayos, no, at kailangan na niyang bumalik, no, sa native land niya kasama yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo, no, at lahat ng kayamanan na kanyang na-acquire, no, doon po sa lugar na yon. Ngunit meron siyang panibago na problema na nakaharap, no, along the way. Sapagkat sa kanyang pag-uwi, mamimit na niya ulit itong si Esau na kanyang kapatid. So hindi niya alam kung after 20 years, ganun pa rin ang pakiramdam ni Esau sa kanya. Kaya dito po sa Genesis chapter 32, verse 6, no po, pagkatapos magpadala ng mensahe ni Jacob dun sa kanyang kapatid na darating sila, marami siyang mga kasamahan, no? Ito po ang tugon ni Esau dun sa mensahe ni Jacob. Sabi dito, "When the messenger returned to Jacob, they said, we went to your brother Esau, and now he is coming to meet you, and 400 men are with him." So talagang nakakatakot yun, ano? So ang inexpect ni Jacob ay sasabihin ni Esau na, okay, sige, dumating na kayo, okay na. No? Marahil yun na kanyang in-expect after 20 years. Pero, ang naging tugon ni Esau ay, sasalubungin sila, at si Esau ay may kasama pang 400 men. Okay? So, hindi natin alam kung 400 fighting men, no? Pero nakakatakot yun. No? Nakakapagbigay ng kabalisahan, no? Yung balitang yun, yung tugon na yun. Di po ba? Kaya ang ginawa ni Jacob, nasabi sa verse 7, "In great fear and distress, Jacob divided the people who were with him in two groups, and the flocks and herds and camel as well. He thought, if Esau comes and attacks one group, the group that is left may escape." Okay, so pinaggrupo niya yung kanyang delegation, no, para yun niya, makita natin dito na pagkasumugod, atakihin sila ni Esau. Sabi niya, bago matapos niyang atakihin yung nasa unahan, yung nasa hulihan ay nakatakas na. And then he prayed. No? Siya po ay nanalangin. At dito po, ayon po sa maraming mga Bible scholars, ito daw po ang tama na pattern ng pananalangin. No po, itong pananalangin ito ni Jacob. No? Sapagkat ito pong pananalangin ito ay may tatlong bahagi. Ang una, kung atin pong titingnan ang verse 9, ang sabi dito, "Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, O Lord, who said to me, go back to your country and your relatives and I will make you prosper."
Ang una na bahagi po ng prayer ni Jacob ay acknowledgement, no? Pagkilala, no? Ano yung in-acknowledge niya dito? Ano yung kinilala niya dito? Makikita po natin dito na nasabi niya, O God of my father Abraham, God of my father Isaac. First, he acknowledged who God is, no? Sino ang Panginoon? Sino itong Diyos na ito? Again, lagi po natin itong naririnig, basta pinag-aralan po natin ang religious aspect, no po, ng mga Eastern people, marami po silang mga Diyos-Diyosan, no? Or marami silang Diyos na tinatawagan. At itong si Laban, marami siyang mga idols, marami siyang mga Diyos na tinatawagan, no? Doon sa lugar nila. Pero dito, in-specify ni Jacob kung sino ang Diyos na kanyang tinatawagan. It is the God of Abraham and the God of Isaac, no? Yung Diyos ng kanyang lolo at saka ng kanyang tatay. Yung Diyos na tumulong sa kanyang lolo at sa kanyang tatay. Yung Diyos na nagpala sa kanyang lolo at sa kanyang tatay. Ito ang kanyang tinawagan. Okay? So, pinapakita sa panalangin ito na kinikilala ni Jacob na makapangyarihan ang Diyos na kanyang lolo at ng kanyang tatay. No? At mga kapatid, ngayon pong gabi, no po, di ba pagka pinag-aaralan po natin ang pananalangin, ang una na dapat nating sasabihin sa ating prayer ay adoration. No? Sapagkit yan ang tinuro ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 6, verse 9, ang sabi doon, Our Father who are in heaven, hallowed be your name. No? Yun po ang maganda na dapat natin pong unang sabihin. Okay? And then ang pangalawa na makikita po natin dito, hindi lang niya in-acknowledge kung sino ang Panginoon, but pangalawa, in-acknowledge niya yung kanyang purpose, yung purpose ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 9 sa second part, O Lord, who said to me, Go back to your country and your relatives and I will make you prosper. Okay? So, ang pangalawang in-acknowledge ni Jacob ay yung purpose ng Panginoon, bakit siya umalis doon sa Padan Aram at babalik siya doon sa lugar na kanyang pinanggalingan, no? Sa Kanaan, sa Promised Land. Sapagkat, yun ang sabi niya, no? Nakita natin yan sa Genesis chapter 31 verses 3 at saka 12 to 13, pinauwi siya ng Panginoon. At yun ang sinasabi niya dito, ang dahilan kung bakit ako pupunta doon, sapagkat ito ang sinabi mo. Okay? So, yun po ay napaka-importante na maunawaan natin ngayong gabing ito. Every time we pray, no, we need to acknowledge who God is and His purpose in our lives. Bakit po ito sinabi at bakit ito ang unang laman, no, ng ating pong panalangin sa Panginoon? Bakit ito ang tinuro ng Panginoong Jesucristo, no, na kilalanin kung sino ang Panginoon at kung ano ang purpose niya sa buhay natin? Mga kapatid, ngayong gabi, ang dahilan ay hindi para ipaalala sa Panginoon kung sino siya, no? Hindi para ipaalala kung ano ang kanyang purpose sa buhay natin dahil baka nalimutan na niya. Okay? Or baka nagkukulang na siya ng acknowledgement buhat sa mga angels, no? Hindi po 'yun ang purpose, no? Hindi po 'yun ang dahilan kung bakit ito ang itinuturo sa atin ngayong gabing ito. Na ang una na dapat part ng ating prayer is adoration, no? Acknowledgement of who God is and His purpose. Alam niyo po kung bakit? It is for us, no? For us to know and to remember always who God is and what His purposes are in our lives, no? Sapagkat hindi mo na kailangan palalahanan ng Panginoon kasi alam na niya ang lahat ng bagay, no? Hindi siya nagkukulang ng praises. No? Hindi siya nagkukulang ng acknowledgement. In fact, ang sabi pa sa Isaiah chapter 40 verses 13 and 14, Who has understood the mind of the Lord or instructed Him as His counselor? Whom did the Lord consult to enlighten Him? And who taught Him the right way? Who was it that taught Him knowledge or showed Him the path of understanding? So, hindi kailangan ng Panginoon ng counsel, no, ng comfort. Okay? Hindi kailangan ng Panginoon ng reminder.
Kasi alam niya ang lahat ng bagay, no? Ang sabi pa sa Isaiah 40:28, "Do you not know? Have you not heard? The Lord, the everlasting God, the creator of the ends of the earth, He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom." Sabi doon, He will not grow tired or weary. Hindi siya mapapagod. Hindi siya manghihina. No? Because He is God. So, bakit kailangan ito ay ating sabihin sa ating pananalangin? To remind ourselves. To strengthen our faith. No? Na every time na tayo magpe-pray, tumatawag tayo sa makapangyarihang Panginoon. We are calling the only person who can help us, no? Who can deliver us, who can remove our fears and anxieties in this life. Sapagkat mga kapatid, tandaan po natin ito. The moment we forget to know who God is and His purposes in our lives, that's the time we will give up in this life and we will give up on the Lord, no? The moment we forget to acknowledge God, that's the time we will feel that this life is meaningless and worthless. Kaya yun po ang ginawa ni Jacob. Yun ang itinuro ng Panginoong Jesucristo at yun po ang dapat lagi nating gawin every time we will pray. To remind us, not to remind God, but to remind us, no, of who God is and what are His purposes in our lives. Mga kapatid, ngayong gabing ito, kilala mo ba ang Panginoon na tinatawagan mo? Alam mo ba ang purpose niya sa iyong buhay? Every time we pray, no, katulad ng ginawa ni Jacob, let us always acknowledge who He is and what are His purposes in our lives. Okay po? So ito po ang unang nilalaman ng panalangin ni Jacob. At ito po ang dahilan kung bakit ito ang number one, no, na dapat gawin natin, no, para matanggal, ma-overcome natin ang fear and anxieties. We pray to the Lord. We acknowledge who He is and His purposes in our lives. Ang pangalawa na makikita po natin is the admission. No? Una, the acknowledgement. Second, the admission. Sa verse 10, ang sabi dito, "I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I had only my staff when I crossed this Jordan, but now I have become two groups." Okay, makita po natin dito yung pagpapakumbaba, yung pag-amin, no, ni Jacob na he is unworthy, no, sa mga blessings na kanyang tinanggap, no. Hindi siya feeling entitled, no. Katulad ng marami sa atin ngayon, no, makagawa lang tayo ng kaunti for God. Parang ang demand natin sa Kanya ay sobrang laki na pagka hindi niya ibinigay yun, magtatampo tayo, magdududa tayo, at susuway na tayo sa Kanya. No? At ang nakakalungkot pa, hindi na tayo maniniwala sa Kanya. Si Jacob, he admitted how unworthy he is, no, sa Panginoon. Lalo na sa kabaitan at katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Na sa kabila ng marami niyang pagkakamali, no, maraming pangluloko na ginawa niya, pinagpala pa rin siya ng marami ng Panginoon. Hindi ng kaunti, ha, kundi ng marami. At ang sabi niya dito, "Nung umalis ako, ang dala ko lang ay ang aking tungkod. Pero ngayon, sa aking pagbabalik, dalawang grupo na kami." No? At alam po ninyo, napakaganda ng talatang ito. No? Nawa ito'y magbigay sa atin ng pagpapakumbaba, no? At patuloy na pagtataas sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat tunay po, no, kung atin pong babalikan yung buhay natin previously at ikukumpara natin sa buhay natin ngayon, no, yung mga blessings na tinanggap natin, no, ay tunay po na mamamangha tayo sa kabutihan, sa katapatan ng Panginoon. Ako po personally, pagka-graduate ko po sa Bible school, no po, ang dala ko lang po ay isang traveling bag at sa isang box ng mga libro. Pero ngayon po, mga kapatid, kung akin pong iisa-isahin ang mga blessings na binigay sa akin ng Panginoon sa paggamit sa iba-ibang mga tao, ay tunay po
na marahil ay kulang ang 10 traveling bag at 10 mga boxes. Sapagkat pinagpala ako ng Panginoon sa kabila ng aking unworthiness, no, unfaithfulness sa Panginoon, pinagpala niya ako ng marami. And I'm sure ngayong gabi, yan din po ang inyong masasabi sa katapatan at kabaitan, kabutihan ng Diyos sa atin. Na sa kabila, yun nga po, na tayo matitigas ang ulo, no, tayo pa rin ay pinagpapala ng Panginoon. Kaya nawa, ang maging reaksyon natin dito, tayo po'y magpakumbaba, no? Hindi po tayo maging demanding, no? Kundi tayo po'y magpakumbaba sa Panginoon. Sapagkat yun po ang mga pinagpapala ng Panginoon. Yun ang mga tinutugon ng Panginoon sa mga panalangin. Yung mapagpakumbaba. Ang sabi niya sa 2 Chronicles 7:14, alam po natin yan, pero gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya dito, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Okay? If my people who are called by my name will humble themselves. Okay? Imagine yun ang number one, no? If you want God to heal your land, no? Ang sabi niya dito, you humble yourself first. Magpakumbaba tayo una. At ang sabi pa po sa James chapter 4 verse 6, "But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble." So dito po, no, natutuwa, nagagalak ang Panginoon sa mga taong mapagpakumbaba. At kung sa atin pong pananalangin, tayo po'y magpapakumbaba, ang sabi dito, the Lord will give us grace. Mga kapatid, kung susuriin natin ang pananalangin natin sa Panginoon, tayo po ba ay nagpapakumbaba? Tayo po ba ay nagpupuri, nagpapasalamat? Inaamin po ba natin, no, na hindi po tayo karapat-dapat sa mga pagpapalang ito? Inaamin po ba natin ang ating pagkakamali? Inaamin po ba natin na madalas sa buhay natin, hindi tayo naniniwala, tayo ay sumusuway parati sa Kanya? Naalala po siguro natin yung panalangin ng Pharisee at saka nung publican, no? Yung Pharisee, no? Nagmamalaki siya, sabi niya, "Salamat Lord sapagkat hindi ako katulad ng makasalanang publican na ito." No? At ang sabi nga ng Panginoon sa Kristo, ang pinakinggan ng Panginoon ay yung nagpakumbaba na publican, no? Na talagang humihingi siya ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Kaya mga kapatid, nawa sa ating pananalangin, una, we acknowledge the Lord, no? Who He is and what are His purposes in our lives. Secondly, we admit, no, our unworthiness sa harapan po ng ating Panginoon. And in that way, no po, ay tutugunin po ng Panginoon ang ating pong mga panalangin. Kung tayo po ay may takot, no po, kung tayo po ay balisa sa gabing ito, ito po ang dapat nilalaman ng ating pong mga panalangin. So nakita po natin yung unang dalawa, no, na nilalaman ng panalangin ni Jacob, no, nung siya po ay natakot at siya ay nabalisa. Una, nakita natin yung acknowledgement, second, the admission, and then thirdly, the appeal, no po, ang kanyang pakiusap, no, ang kanyang pagmamakaawa sa Panginoon. Ang sabi dito sa verse 11, "Save me, I pray, from the hand of my brother Esau, for I am afraid he will come and attack me, and also the mothers with their children." Iligtas mo po ako, Panginoon. Ito po ang aking panalangin, no? Sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Sapagkat natatakot po ako na atakihin ako at maging yung mga nanay at yung kanilang mga anak. No? So yun po ang ano, kanyang taimtim na appeal, no, na panalangin sa Panginoon. Okay? Tayo po, kung tayo mag-pray minsan, baligtad, no? Or minsan, isa lang ang laman ng ating prayer. No? Yung appeal lang. Walang acknowledgement, walang admission. Kaya, huwag po tayo magtaka kung bakit madalas ay hindi tayo nakakatanggap ng positive answer sa Panginoon. Sapagkat naniniwala po ako na ito ang dapat na nilalaman ng ating pong panalangin, no?
Again, ulitin ko po, we need to acknowledge who God is. We need to acknowledge His purposes in our lives. Secondly, we need to admit, no, that we are sinners, no, we are unworthy of God's blessing. Na kung wala ang Panginoon, ay wala rin po tayo. No? And then ang pangatlo, no, humingi po tayo ng awa sa Panginoon. Huwag tayong mag-isip ng ibang mga options. No? Sapagkat si Jacob, wala siyang ibang inisip na paraan para makaligtas. At wala siyang ibang hiningan ng tulong, no, para siya ay makaligtas. Hindi siya nag-send ng messenger kay Laban, no, sa kanyang uncle para tulungan siya, no, para makaligtas siya sa kamay ni Esau, no. Nanalangin lamang siya, umasa lamang siya, humingi lang siya ng tulong sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, nawa ganun din po ang ating panalangin. Kung tayo po ay may kinakatakutan sa oras na ito, kung may nagkokos ng anxiety sa atin pong buhay ngayon, sa Panginoon tayo unang tumawag. No? Again, maganda yung mga advices ng mga psychology experts, but I firmly believe this is the best way to overcome, to manage our fears and anxieties. You call on God. No? Tumawag po tayo katulad ng pananalangin ni Jacob. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, verses 6 and 7, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Ano po? So, ito po ang advice ni Apostol Pablo sa mga tao na kakaranas ng anxiety. No? Ang sabi niya, "But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." No? Ano man ang kinakatakutan mo ngayong gabing ito, ano man ang nagbibigay ng kabalisahan sa iyo sa gabing ito, mahirap man yan, mabigat man yan, hindi mo alam kung ano ang solusyon. Ang tanging paraan, no po, na tinuturo ng Biblia, no, ibigay natin ito sa Panginoon. No? Ito po ay idulog natin sa Panginoon. Ito po ay may pagpapakumbaba, no, na ihingi natin ang tulong sa atin pong Panginoon. At ang sabi ng Panginoon dito, "And the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Po, bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon na nagbubuhat sa kanya, hindi sa kahit kanino at sino, kahit kanino at kahit anong bagay, no. Buhat sa Panginoon ang kapayapaan, no po. Na ito po ay hindi kayang paliwanag ng kahit sino mang doktor or kahit sino mang expert. Po, ang sabi ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang lahat. And as I close, po, ano po ang nangyari nung nagkita si Jacob at si Esau? Ang sabi po sa Genesis 33, verses 1 to 4, "Jacob looked up and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and the two maidservants. He put the maidservants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother." Verse 4, "But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around him, his neck, and kissed him, and they wept." Okay? So, hindi sila nagpatayin, ano? Hindi sinugod at hindi pinatay ni Esau si Jacob at ang kanyang family. Ano ang ginawa nila? Nagyakapan sila, no? At nag-iyakan sila. The Lord answered Jacob's prayer. Why? Because he acknowledged who God is and His purposes in his life. Second, he admitted that he is unworthy. Thirdly, he appealed that God will save him. And God
indeed saved him. Mga kapatid, sa gabing ito, kung nakakaranas ka ng anxiety and fear in your life, may the prayer of Jacob guide us para maranasan po natin ang kapayapaan ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon, at tugon ng Panginoon sa atin pong mga panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na pag-aralan namin. Patawarin mo kami sapagkat madalas sa pananalangin namin, hindi namin na-acknowledge kung sino ka at kung ano ang purpose mo sa buhay namin. Madalas namin nalilimutan yun. Kung kaya kami, Panginoon, ay nawawalan ng direksyon sa buhay namin. Tulungan mo kami na laging itaas ang iyong pangalan, kilalanin kung sino at ano ka sa buhay namin. Tulungan mo rin kami magpakumbaba sa inyo na hindi talaga kami karapat-dapat pagpalain sapagkat kami po ay makasalanan. Kilalanin namin ang inyong pong biyaya, ang inyong kabutihan at katapatan sa buhay namin. At sa amin pong paghingi ng tulong sa inyo, tulungan mo kami na huwag mag-isip ng ibang option, kundi sa iyo lamang. Sapagkat sa pamagitan po ng mga panalangin ito, ikaw po ay tutugon. Katulad ng pagtugon mo sa panalangin ni Jacob. Kaya Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa bawat isa na nakakaranas po ng fear and anxiety, nawa ito po ay maging mabisa na tugon para matanggal po ang fear and anxiety na nararanasan ng bawat isa. Salamat po sa inyong salita, salamat po sa oras na ito. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayong patuloy ng Panginoon. At magandang gabi po sa bawat isa. Mm-hmm.